Okay lang ba pagparisen ng magkapatid na lovebirds? Yes, pwedeng-pwede mga idol. At yan ang tinatawag na inbreeding o ang pagbangga-bangga ng mga closely related na pamilya ng ipon. Example ng inbreeding ay dalawang magkapatid, full brothers and full sisters. Pwede kang kumuha ng lalaki at babae at pagparisin mo sila or nanay sa anak na lalaki at tatay sa anak na babae. Yan ang example ng inbreeding. Bakit naman tayo nag-i-inbreed? Ang pag-i-inbreed mga idol ay proseso ng tinatawag na preservation o ang pag-preserve ng isang bloodline para hindi mawala ang mga katangian o ganda na hinahanap mo sa isang ipon. Kaya tayo ay nag-i-inbreed. Ano naman ang negative na madudulot ng inbreeding? Ang sobrang inbreeding ay pagkakaroon ng resulta na tinatawag na breeding depression o ang paglabas ng mga depekto sa mga inakay ng ating ibon. Minsan putol mga paa, maliliit na mga offsprings, at minsan madaling mamatay dahil mahina ang resistensya at madaling kapitan ng sakit ang ating ibon. Pero tandaan natin na ang lahat ng yan ay nangyayari sa sobrang inbreeding o tinatawag na intense inbreeding. Ano naman ang intense inbreeding? Ang intense inbreeding, ito ay paulit-ulit mong ginagawa sa mga na-produce mong ibon. Magkakapatid, nagkaanak, binangga mo, nagkaanak ulit, binangga mo ulit, then nagkaanak ulit, binangga mo pa rin ulit, yan ay sobra na at hindi na tama ang prosesong yan. Yan ang example ng intense inbreeding. Ang advisable na pag-i-inbreed ay first generation to second generation lamang. Para mas mapaganda mo pa ang lahi ng ibon, ay babalik mo sila sa mga malalayong kamag-anak. Kagaya ng pinsan, chain at chewy nila, lolo or lola nila, para makabuo ka ng isang line breed ng mga ibon mo. Pero kapag tayo ay nag-i-inbreed, ay mas bibigyan natin ng atensyon ang tinatawag na test breeding. Dahil dito natin malalaman ang compatibility ng mga pinagbabangga natin. Dahil kahit outcrossing ang ginagamit natin, ay hindi pa rin may iwasan na minsan ay hindi compatible ang dugo ng mga ibon. Kapag nakita mo na walang problema sa mga naging pabuga mo, ay tuloy mo lang ang breeding mga idol. Pero kapag hindi maganda ang resulta, ay matik stop mo na agad. Hanapan mo agad ng ibang kapares kung gusto mo na ma-preserve ang kanilang bloodline.